Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si EA Herrera, isang tattoo artist. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng stencil solution. So, ayun. Simple lang naman yung mga kailangan natin. Una, kailangan natin magsuot ng gloves. Bakit natin kailangan magsuot ng gloves? Para maiwasan natin yung mga pag-contaminate sa nagawin nating stencil solution. So, ayan. May gloves na tayo. Next naman ay nalagyan natin ng cling wrap yung table na pagkagawa natin. Importante nga pala na dapat laging naka-cling wrap yung mga gamit natin. Ayan, so may balot na yung table natin. Next, ang kailangan natin green card. Para siyang speed stick. Pwede naman na to, kaya lang mas hygienic yung solution. Kasi pag ginamit natin to ng ganito, tapos ipapahid natin sa iba't ibang client, pwede siyang makontaminate. Okay. Mabibili rin to sa mga local tattoo supplies. Kailangan din natin ng tupperware kasi dito natin tutunawin yung itong mga green card na deodorant. So, ikot mo lang siya hanggang sa sumagad. Tapos, i-microwave natin siya. Kailangan microwaveable yung tupperware. So, ma-microwave ko lang. Then, babalik tayo mamaya. So, guys, after 1 minute, natunaw na siya. Kung wala naman kayong microwave, pwede na siyang pakuluan. Pero, kailangan yung gagamitin yung kaldero is para dun lang talaga sa paggawa niya ng stencil. So, bumili kayo kahit maliit na kaldero lang. Tapos, nung natunaw siya, meron mga parang plastic dito. Kailangan natin ito itapon. Kasi hindi natin siya nakuha kanina dahil kadikit siya dun sa loob. Sa loob mismo. Mahirap kung kuhukayan mo pa siya. Tapos, huwag rin natin kakalimutan magsuot ng mask pala. Kasi, habang nagsasalita tayo, pwedeng tumalsik yung mga laway natin dun sa solution. Ito yung mga kailangan natin para sa stencil solution. So, papatakan ka siya ng alcohol para hindi siya matuyo agad. Itong container na to, ito yung ginagamit ko talaga para sa stencil. So, meron pang konting tira. Isasalin ko lang. Kailangan din natin ng off lotion. Yung ganito, yung orange na may green. So, gupitin lang natin. Bali, dalawa yung off lotion na gagamitin ko. Wala naman eksaktong amount yung kailangan nyo ilagay. Pwede kayo maglagay na mas konti or mas marami. Depende sa gusto nyong consistency ng solution na gagawin nyo. Tapos ito, meron tayong hair gel. Tatlo yung binili ko. So, lagay natin lahat. Babalik ko lang yung takip. Tapos i-shake natin siya. So, sa alcohol, natatansyahin kung gaano kalapot yung gusto nyo or gaano kalabnaw.
siya yung ano lang siya. Tapos, imimix ulit natin. Habang inaantay natin na lumamig yung stencil solution natin, gusto ko lang paalala na okay din yung mga nabibili sa market na stencil stuff. Hindi ko naman sinasabi na ito yung best, pero sa akin, nag-work naman siya. So mamaya, susubukan natin. Tapos, huwag kalimutan mag-click ng subscribe, like, and share sa YouTube natin. Thank you so much. Kuha muna tayo ng stencil para matry natin siya. Maliit lang, pang-testing lang. Shake muna natin siya bago natin ipahid. So, papahid ko na siya. Masyado madami. Para mabilis matuyo. Pag magpapatuyo nga pala kayo ng stencil, mag-antay kayo kahit mga 10 to 15 minutes para solid talaga yung dikit niya, hindi siya matatanggal kaagad. Pinatuyo ko na siya ng 10 minutes pero may itutuyo pa to. Pero try na natin siyang burahin. Wala na yung balat ko. Kuskus. Hanggang sa matanggal siya. Siguro lampas 20 na punas bago siya natanggal. Kung nagustuhan yung video guys, like, share, and subscribe sa channel ko. Magawa pa tayo ng mas maraming videos. Kita-kita. Stay.